Ano nga ba ang backmasking? Sabi ng mga tao na nakarinig nito ay ito daw yung musika na galing sa demonyo. Sabi naman ng ilan na ito daw ang paraan ng mga singer o artist para ilagay ang mga hidden na mensahe sa kanilang mga kanta. So what's up sa inyo mga idol? Ngayong araw nga ay titignan nga natin tong case ng backmasking. Maraming nahihiwagaan dito no at marami ring natatakot. Hindi natin sila masisisi dahil nga kapag pinakinggan mo ito ng maigi, e tila ba may mga mensahe na talagang nakakatakot ang dating. Mahirap sabihin kung totoo nga ba tong mga mensahe na to o hindi. Pero ang alam natin, kapag binakmask natin ang isang kanta, ay tila ba nagtutunog demonyo ang musika na to. So bago natin tingnan ang mga example ng mga backmask na kanta, alamin muna natin ano nga ba ang backmasking. Ayon sa Wikipedia, backmasking is a recording technique in which a sound or message is recorded backward onto a track that is meant to be played forward. Sa madaling salita, inire-reverse yung kanta, no? Una ko tong narinig na backmasking na to way back pa nung 90s. Kasikatan pa ng Eraserheads at River Maya. Naging controversial to kasi yung mga backmask na kanta ng Eraserheads tsaka River Maya na kapag pinakinggan mo ay may mga nakakatakot na mensahe. So tingnan natin kung talaga nga ba nakakatakot o nakakapangilabot itong mga binakmask na kanta. So sa una nating example, tingnan natin yung kanta galing sa Dora the Explorer. Sabi dito ay may hidden message daw itong kanta na to, no? Yung first two words pa lang ng kanta mga idol, ang nakalagay dito, Hail Satan. Sa Tagalog mga idol, purihin si Satanas. Kung hindi yun nakakapangilabot sa'yo, ewan ko na lang, no? Imagine mo, pabatang palabas to mga idol. Sabi pa ng ilang tao tungkol sa backmasking, ito daw ay mga subliminal messages. Kumbaga, ito yung mga mensahe na hindi direktang sinasabi sa'yo, pero tumatanim sa utak mo. So kung ang first two words ng kantang Dora ay sinasabi na purihin si Satanas, at ang target audience nito ay mga bata, sa tingin nyo ba ay subliminal message to na talagang tinatarget ang mga kabataan? Kahit ako, hindi ko kayang i-confirm yan mga idol, no? So hahayaan ko na lang kayo magpasya kung anong paniniwala nyo. So ngayon mga idol, mapunta na tayo sa OPM. Ngayong taon nga lang ay naglabas si Unique yung kanta niyang Diluvio na naging controversial dahil nga sa mala demonyo daw yung tunog nito, no? Mas kilabutan kayo kapag narinig nyo itong backmask version ng Diluvio ni Unique Salonga. So ipiplay ko lang yung mga part na sa tingin ko ay may narinig ako mensahe, no? Ngayong araw dun lang tayo magpo-focus. So tara, pakinggan natin tong Diluvio ni Unique Salonga. Sa pagkakarinig ko mga idol, ang sinasabi dito, San si Romulo? Nakakapangilabot, no? Imagine niyo bakit may ganong message. Binaliktad na yung kanta, bakit may nariligtad ganon? Hey! I'll bury you and I'll bury you. Narinig niyo ba yung mga idol? Hey, come here and I'll bury you. Ako mga idol, kinikilabutan ako habang ginagawa ko tong video na to, no? Pero curious lang kasi talaga ako dito sa topic ng backmasking kaya gusto ko tong gawin Grabe mga idol, sa pagkakarinig ko ang sabi, satanista ako, susi sa hirap. Nakakapangilabot talaga yung mga mensahe na to, no mga idol? Hi there mom, remember me. Nai-imagine ko multo ng isang babae. Ha ha ha.
Wala na akong maintindihan dun sa iba mga idol. No? So far mga idol, yun yung mga hidden words na narinig ko. So sunod naman natin tong kanta ng River Maya, which is yung awit ng kabataan. Ang awit ng kabataan, ang awit ng panahon. Hanggang sa kinabukasan, awitin natin ngayon. Ngayon mga idol, pakinggan natin yung backmask version niya. So pinag-uusapan niya yung tungkol sa tiwala ng mga idol, lahat na lang daw wala ng tiwala. Pwedeng political yung message mga idol, pwede ring religious yung message. Pwedeng hindi na naniniwala sa leader na namumuno nung mga panahon na yon, o pwedeng hindi na rin naniniwala sa kanilang relihiyon. Tulad nga ng sabi ko nung umpisa mga idol, mahirap i-confirm tong mga messages na to, no? So sunod naman natin ang katang Overdrive by Eraserheads. So ang lyrics niya, gusto kong matutong mag-drive kahit na wala akong kotse. Gusto kong matutong mag-drive kahit na walang lisensya. Mag-drive, drive, drive. So pakinggan natin yung backmask version ng Overdrive by Eraserheads. Sobrang sensitive ng hidden message niya mga idol, no? Kaya binler ko na lang. Pero siguro naman malinaw yung pandinig nyo, no? Sa mga hindi masyado nakarinig, in short, minumura niya si Jesus, mga idol. So next naman na ating pakinggan ang katambog Chihokbo by Eraserheads na naman, mga idol, no? So dito sila nag-focus sa lyrics na to. Bogchi, Hokbo, Bogchi, Hokbo, paulit-ulit lang. So pakinggan natin yung backmask version. So, pinagtabi nila yung dalawang salita, kulto o Kristo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, no? Kumbaga, opposite, napaka-opposite ang dalawa na yun, no, mga idol? Magkakaroon ka ng mga katanungan, eh. Ano ang kaugnayan ng kulto dun sa Kristo, mga idol? So, ang sunod nating kanta na pakikinggan ay Fruitcake by Eraserheads ulit, mga idol. So, dito sila nag-focus ng backmask, mga idol, no? Sa lyrics na Take a Bite, It's Alright. So, ito yung backmask version niya. Kung iisipin mo, parang walang sense mga idol, no? Yeah, I must, but he is. Pero sabi nga ng ilang tao, no, dito nilalagay ng mga artist yung kanilang mga hidden messages. Siguro may ibig sabihin ang mga taong gumawa nito, no? Pero sila lang ang nakakalam kung anong ibig sabihin nun. Next song natin mga idol, Ligaya by Eraserheads ulit. So ito ang backmask version niya. Ano yun? Nagtamo ng kamalasan, nahihilo na sila, iniiwasan ng bayad. Bayad saan mga idol? Pwedeng sa inuman, pwedeng nasa bar sila, pwedeng bayad sa pamasahe. Di natin alam, no? Karamihan sa lyrics na narinig natin ay mahirap intindihin, no? Pero so far, dun sa mga narinig natin, yung main topic niya tungkol sa pagkahilo, tungkol sa pag-iwas, hindi na babayad. So next natin pakinggan mga idol, ang pag-ibig mong ito by Moonstar 88. Di malilimutan kay tamis na araw na pagmamahalan. So ito ang backmask version niya. Hindi ko alam mga idol kung sinong Maria ang binabanggit nila dun sa lyrics ng kanta na yun, no? Mahirap naman mag-assume na si Mama Mary yun, no?
dahil ang Maria ay isa sa mga common na pangalan sa buong mundo. Pero sinasabi doon, no, si Maria ay madumi lang din. So ito namang sunod na kanta ay Hawak Kamay by Yeng Constantino. Nung napakinggan ko tong backmask version ng Hawak Kamay, eh talagang inilabutan ako at nag-iba talaga yung tingin ko dun sa tunay na mensahe ng kanta na to, no? So kung handa ka na, ito ipi-play ko na yung backmask version ng Hawak Kamay by Yeng Constantino. Nakakapanginabot mga idol, no? Parang yung backmask version ng lyrics mga idol, eh pinagsamantalahan siya ng kanyang ama, no? Yun nga lang mga idol, no? Mahirap i-confirm kung yun nga ba yung mga salita dun sa backmask na kanta, kasi yung iba nga dun medyo malabo at mahirap intindihin, no? So ang huli nating titingnan na kanta ngayon ay ito yung kanta ng Wawawi. Kung naalala nyo yung show ni Willie Rebillame nung nasa Channel 2 pa siya, ito yon. Wawawi, sinong di mawiwili, dahil sa game na to sigurado ang swerte. Wawawi, panalo ang marami, pagkat walang talo sa Wawawi, pagkat panalo ka sa Wawawi. Wawawi, Wawawi. Ngayon, pakinggan natin yung reverse version ng Wawawi. Bilang conclusion mga idol, nasa inyo kung paniniwalaan nyo o hindi ang mga mensahe na narinig nyo dito sa mga backmask na kanta. At the end of the day mga idol, tao lang rin ang nag-interpret nito, no? So iiwan ko sa inyo ang pagpapasya kung totoo nga bang nakakapangilabo, nakakatakot o may sa demonyo ang mga backmask na kanta. So mga idol, dito ko muna tatapusin ang ating video ngayong araw, no? Kung nag-enjoy kayo, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-share nyo rin to sa mga kaibigan nyo, no? At syempre, huwag nyo kalimutan magdasal just in case makaramdam kayo ng takot o pag-aalala mga idol. So mga idol, hanggang sa muli, ako nga pala si Kensu. Bye-bye!